Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another pasta recipe na pwedeng-pwede niyong gawin sa inyong kusina dahil madali lang po ito. Yan, so this time naglagay lang ako ng water sa ating kaserola na alam natin nalulubog yung ating pasta once na niluto natin to. So tatakpan lang natin yan. Pero bago natin yung takpan, maglalagay muna tayo dito ng konting salt para hindi maging matabang yung ating pasta. And then, pwede na po natin buksan yung apoy sa ating kalan over high heat. At hihintayin lang po muna natin kumulo yung ating water sa ating kaserola bago magready na po kayo ng 3 cups of pasta. Any kind of pasta po ay pwede ninyong gamitin. At ayan na mga kakusina, kapag nakita po natin na kumukulo na yung water sa ating kaserola, pwede na po natin ihulog o ilagay yung ating 3 cups of penne pasta. Pero any kinds of pasta po ay pwede ninyong gamitin dito sa ating recipe, at lulutuin lang po natin yan. Siyempre, hahalu-haluin din natin to hanggang sa makita po natin na mag-al dente na yung ating pasta. At ayan na nga mga kakusina, kapag nakita nyo po na nag-al dente na yung inyong pasta, pwede nyo na po yung i-drain at i-set aside bago gawin na po natin yung ating recipe today. Mga kakusina, after po nating ma-set aside yung naluto nating pasta sa isang kawali, nakabukas na po yung apoy natin dyan, tapos maglalagay lang tayo ng butter. Nasa sa inyo na po kung gaano karami, pero at least 2 tablespoons lang po ng butter ay pwede na para sa ating recipe. Ayan, so habang hinihintay po natin tong mag-melt dito sa ating kawali, ilalagay ko na rin po yung oil na galing dito sa ating tuna. Yan, ilagay lang natin. At habang umiinit po yan dyan, kakailanganin na natin ng isang piraso ng sibuyas. Nasa sa inyo na po kung kulay puti or pulang sibuyas yung gagamitin ninyo. Then, igigisa lang po natin yung ating sibuyas over medium to low heat hanggang sa makita po natin na nagtatranslucent na po yung ating sibuyas. And then after po nun, maglalagay na rin ako dito at least 3 cloves of garlic. Yan, at igigisa lang din po natin yan hanggang sa makita po natin na medyo lumalabas na yung aroma ng ating garlic. Hindi na po natin kailangan pa na mag-golden brown yung ating bawang. And then after nyan mga kakusina, ilalagay na rin po natin dito yung flakes and oil natin na tuna, 2 piraso na maliit na lata. And make sure na mahina lang po yung apoy para hindi sa inyo tumasik yung binibisa ninyo. So, tuna yung ilalagay natin kasi alam naman natin. Ewan ko, ako sobrang favorite ko talaga yung tuna when it comes sa pasta. Tapos, igigisa lang natin to para maluto din yung inilagay nating tuna. So, maglalagay lang ako ng konting asin na lang kasi yung butter, pati yung mismong tuna ay medyo may alat factor na po yan. So, tansya-tansya lang kayo sa paglalagay ng asin. And then, lalagay na natin yung ating paminta. Pwede nyo dagdagan. Kung ayaw nyo naman ng paminta, pwede nyo na po tanggalin yun. And then, ito, optional na lang. Maglalagay ako ng garlic powder. At maglalagay rin po ako ng onion powder. Pero yung onion and garlic powder po, optional na lang yun. Kung merong available, pwede nyo pong lagyan para mas malasa. Pero kung wala, okay na po yun. Kasi natry ko na rin naman to na walang onion and garlic powder. Eh, masarap naman po talaga. Tapos po, kapag na-mix na natin to or nahalo na natin yung ating ingredients dito sa ating kawali, pwede na po tayo ditong mag-add ng mushrooms. Ilagay na po natin yung ating mushroom. Siyempre, gigisahin din po natin yan para mas maluto rin yung ating pieces and stems mushrooms. Kung hindi po kayo kumakain nun, pwede nyo naman pong tanggalin na rin siya. Pero para mas maparami, tignan yung ating pasta, tsaka parang overload sa sahog, pwede nyo pong lagyan niya ng 1 piraso ng mushroom na nasa lata. Basta i-dry nyo lang po yung sabaw nun o yung syrup niya. Hindi na po natin siya kailangan dito sa ating recipe. Yes mga kakusina, kapag ganyan na po yung itsura ng ating mga ingredients sa ating kawali, pwede na po natin ilagay yung half bar na grated cheese.
Yan. Lagay lang natin yan dyan para mag-melt po yung ating keso. Yan. Para sa mga cheese lover dyan at pasta lover, ma-enjoy nyo po yung ating recipe for today. Ayan. So, lulutuin ko pa to mga kakusina. Para naman medyo, alam mo yon, nag-melt talaga yung ating cheese. So, habang niluluto ko to at hinihintay natin ma-fully melt yung ating cheese, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page na Kusina ni Angel. And kung meron din po kayong Instagram, paki-follow na rin po ako doon, Kusina ni Angel. And kung gusto nyo matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman, gusto nyo rin mag-share ng mga niluluto ninyo everyday, pwedeng-pwede kayong sumali sa ating Facebook group. Nandyan lang po yan sa ating Facebook page. And yes, mga kakusina, hindi po tayo dito gagamit ng all-purpose cream. Pero, kita nyo naman, oh, kaya nag-melt tayo ng cheese dyan para creamy-creamy yung kalalabasan ng ating pasta recipe. After natin ma-melt yung ating cheese, maglalagay na po tayo dito ng evaporated milk na 410 ml. At kapag nailagay nyo na po yung inyong evaporated milk, siguraduhin ninyo na mahina na yung apoy sa inyong kalan kasi hihintayin muna natin yang maluto ng bahagya. Ayaw natin na mamuo yung ating evaporated milk kaya dapat ay alalay lang tayo sa ating apoy. This time mga kakusina, pwede nyo nang tikman yung ayan, yung inyong ginawang sauce. Tapos check nyo na lang kung kulang pa ba sa asin. Pero sa akin kasi okay na yan since naglagay naman tayo ng salt kanina. Tapos yung inilagay nating butter ay medyo may alat factor yon, pati yung tuna mismo at yung mushroom. At ayan na nga mga kakusina, kapag nakita po natin na kumulo na ng bahagya yung ating evaporated milk dito sa ating kawali, pwede na po natin ilagay yung sinetaside natin kanina na penne pasta. And then, kapag nailagay na po natin yung ating penne pasta dito sa ating kawali, i-coat lang po natin to ng ating white sauce. And then, pwede na po natin yung i-enjoy. Ayan, hindi na tayo gumamit ng all-purpose cream kasi alam nyo ba ang mahal-mahal ng all-purpose cream ngayon. Kaya kahit evaporated milk lang, ay pwede nyo yung ilagay sa inyong pasta. Tapos po, hintayin lang natin na medyo ma-absorb ng ating pasta yung ating evaporated milk. And then after po nun, pwede nyo na po yung i-enjoy. So, ayan na nga mga kakusina. Tapos na po ang ating easy and creamy na tuna pasta. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, please like and share this video. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click niyo na rin po yung notification bell. Click all para lagi kayong updated sa bawat in-upload kong mga videos. Yun lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video. And yes mga kakusina, bago po matapos yung ating video, gusto ko po munang kantahin yung kanta na ni-request ni Miss Miles Vernardo para sa kanyang apo sa tuhod. Yan. So sabi ko, aaralin ko to. So sana po ay magustuhan ninyo. Di biro ang sumulat ng awitin para sa'yo. Para akong isang sirang ulong hilo at lito. Sa akin pang bida ng piano, teklado'y pilit nilaro. Baka sakaling merong tono, bigla nalang umuspo. Tungkol sa anuman kaya awitin para sa'yo. Di biro ang gawin sukat ang titik sa tono. Sampu man akang diksyonaryo kung mangtog may tiwasto. Basta't isipin di magpapago damdamin ko sa'yo. Araw, gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw, gabi, nalalasing sa tuwa, kapag kapiling ka, araw, gabi, tayong dalawa.